Konnichiwa mga katoto, kumusta? Welcome back to my vlog. At ay na nga mga katoto, dahil wala pa kaming nakitang work, nag-arubaito muna kami dito sa pinsan ko. So yung arubaito po dito sa Japan mga katoto ay ibig sabihin part-time. Siya po ay nagbebenta ng mga damit at yung mga pagkaing Pinoy, yung mga galing po sa atin. Ilalagay ko lamang po yung information para saan po ninyo i-contact at sino po yung kukontakin ninyo kung gusto nyo pong mag-order. Sa totoo lang mga katoto, mahirap po dito sa Japan, lalo na kapag wala kang trabaho. Dahil dito mga katoto, bawat kilos o galaw mo ay may bayad. Halimbawa na lamang, mga bills, mga kuryente sa ilaw, gas, o kung ano-ano pa, may insurance ka pa nababayaran. At kapag meron kang sasakyan, mas mahirap yun dahil maliban sa magbabayad ka pa ng insurance ng sasakyan mo, ay magbabayad ka pa rin ng parking lot. Isa sa mga napansin ko dito mga katoto, mahirap magkaroon ng sariling bahay. Kung kaya't yung mga kapwa nating mga Pilipino nandirito ay nagtitiis lamang po sa apartment na kung saan buwan-buwan nagbabayad po sila ng nasa 6 na lapad o 7 lapad. Bahay lamang po yan o apartment. Wala pa pong bayad dyan yung gas, yung kuryente, yung tubig at kung ano-ano pa. So kapag i-convert po natin yung 6 to 7 lapad, nasa 30 to 35,000 per month yung babayaran mo sa apartment. Alam naman ng lahat o sabihin na lang natin na kapag nakakarinig sila ng salitang Japan, eh mayaman, maraming pera. Kasi yung totoo mga katoto ay malaki talaga yung sahod dito sa Japan. Pero ang hindi nila alam na yung sahod mo eh kulang-kulang pa sa mga gagastusin mo, lalo na kapag meron kang anak na pinapaaral dito sa Japan. Pero hindi lahat nagkakaroon ng malaking sahod kasi merong iilang kumpanya na nagre-require sila na marunong kang mag-Nihongo. Yun yung mga kumpanya na nag-o-offer ng malaking sahod at meron din namang iilang kumpanya na tumatanggap sila ng Nihongo Wakaranai o hindi ka masyadong nakakaintindi, nakakapagsalita, nakakasulat ng Nihongo. Pero hindi naman sila nag-o-offer talaga ng mababang sahod. Kumbaga, hindi lang ganun kalaki kumpara dun sa mga mas advantage talaga kapag marunong kang mag-Nihongo. Pero katulad namin na hindi naman kami nakakapagsalita dire-diretso pero nakakaintindi pa konti-konti, eh nagpapakita ng gilas na lang. Yung ganito, alam mo yung pumunta ka dito dahil gusto mong magtrabaho. Yung parang ganun na lang yung mindset mo. At ito na nga mga katoto, sobrang daldal ko. Napahaba na yung chika ko sa inyo. Nandito kami ngayon sa Sukiya, isa sa mga sikat na restaurant dito sa Japan. So gusto ko lang i-share mga katoto. Wala lang, gusto ko lang mag-share. Yung pinaka-paborito ko talaga dito ay yung ito, ituturo ko na lang. Ano po kasi siya, luya na parang basta masarap po siyang papakin kahit gawin mong ulam. Nakalimutan ko lang kung ano yung term niyan. Pero ito po talaga para siyang na-preserve na naluya. Basta masarap siya, promise. Alam ko na may iilan sa inyo ngayon na nanunood na syempre nangangarap na makapag-abroad. Alam yung mga ibang bansa, makipagsapalaran sa ibang bansa. Gustong maranasan kung ano yung pakiramdam na nasa ibang bansa. Tiwala lang at syempre huwag mong kalimutang magdasal dahil ito sinasabi ko sa inyo na kapag tamang panahon, kapag gusto ni Lord, ibibigay yan sa inyo sa tamang panahon. Enjoy mo lang yung sarili mo kung wala ka pang napapatunayan sa ngayon. Huwag mong madaliin ang sarili mo dahil merong tamang panahon para sa'yo. Dahil maaring para sa kanila pa ngayon, yung sa'yo ay para pa sa hinaharap.